inline 4 400cc Expressway Legal Sport Bike. Maniniwala ba kayo na mas magaan pa ito sa mga single-cylinder 300cc? At mas malakas pa sa mga 600cc big bike? And yes, I know, Matt, dude. Iniisip mo siguro ngayon na, paasa na naman. Buti man lang kung makakarating yan sa Pinas. Well, I feel you, Matt, dude. Pero, sa pagkakataon na ito even daw sa June of 2023 pa ang official release date sa China eh, meron na kagad ako sa inyong cheese chermismes na by December of 2022, merong nakapagsabi sa akin na may test unit na daw darating sa Pinas. At sa kung kaninong dealer at magkano ang presyo ng motor, yan mga dudes, ay tatalakayin natin right after na makilala nyo muna syempre ang motor. So bale, etong si 400 Double R. Ang pinakabagong motor ni Kolob Motorcycle. As in, bagong platform siya. At ang nag-iisang inline 4 400cc na lumabas sa panahong ginawa ko itong video natin. Anyway, what's so special sa motor is hindi lang yung pagiging 4-cylinder 400cc. But first, eto yung specs niya. It's a 399cc inline 4, dual overhead cam, 16 valves liquid-cooled engine, putting out 67 horsepower with 36 Nm of peak torque at 12,000 RPM. Ngayon kung talagang sinusubaybayan mo talaga ang motor na to, mapapansin mo na bumaba po yung original power output niya na dating 74 horsepower and 44 Nm of peak torques. So yun, tama nga ang hinala natin dito. Pero ayon sa Kolob, kailangan daw nilang bawasan yung peak power para sa mas balancing power delivery. Though I doubt na yan talaga yung rason. Kasi mahirap talagang i-maintain yung 74 horsepower for just a 400cc na pumapalo ng at least 15,000 RPM. But nevertheless, malakas pa rin yan with peak horsepower na kasing lakas at kasing bilis pa rin ng Ninja 650 na umaarangkada ng 0 to 100 in 4.2 seconds and a top speed of 218 to 220 kilometers per hour. Which is still, mahirap tapatan yan kahit anong 400 to 500cc natin ngayon. Naging posible yan mga numerong yan sa tulong na rin syempre ng madiskarting design engineering kung saan mas lalo pa nilang na-optimize ang power to weight ratio. Dito masasabi ko na medyo OA talaga yung research and development ni Kolob pagdating sa pagpapagaan ng motor nila. Dati unang claim nila sa bigat nito is 160 kg. Ngayon sa naging pre-commercial unveiling is mas lalong napagaan pa nila with 150 kg. Gustong sabihin lang yan na mas magaan pa po siya sa CFMoto 300SR, which is of course a single cylinder engine. What? So weird. Magaan talaga para sa multi-cylinder fully fared sport bike. But then again, we have yet to see anong pwedeng maging penalty niyan. Something has to give in para makamit yung bigat niya na pwedeng makapapangit sa quality or handling ng motor. And speaking of handling, matino naman yung mga components na naka-big. Piston inverted front forks, dalawang malaking disc brake with 2-channel ABS, oversized na mga gulong na 120x70x17, and a 160x60x17. Full-color TFT display with integrated side mirror indicator. At lahat ng mga ilaw ay LED na. Other than that, pang Chinese standard lang yung kanyang mga features. For cost-cutting purposes na rin syempre, para makatipid at makasabay pa rin sa presyo ng ibang 400cc. Okay, as for the design, medyo malaki yung pagkakaiba niya sa 321 Double R, na sport bike din ni Kolob. Though ayon sa kumpanya, eto na daw yung magiging family design DNA ng mga upcoming bikes pa nila in the future. Yes, makakaasa tayo ng mga catfish o hito design sa mga susunod nilang model. Anyway, masasabi ko lang sa pagkakadesign nila is magnific sports car design na binagay nila sa sport bike. Tsaka pansin nyo din ba na panay winglets yung plastic fairings niya sa harap, gilid, at likod. Hayos din no? Bawas timbang tsaka aerodynamic na rin at the same time. But overall, my dude, eto yung mga nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa motor. Nagustuhan ko yung big bike look at lalo na yung performance niya na kasing bigat lang ng single cylinder engine. Ngayon sa hindi ko naman nagustuhan is medyo worried lang ako sa magiging quality at handling ng motor. Dala na rin syempre ng sobrang pagjejetang ginawa nila. At
Pero pa sa mga yan, eto pang something-something to look forward, mad dude. Ang tinutukoy ko dito ay ang origin o ang pinanggalingan mismo ng makina. Hindi ba kayo nagtataka kung saan at paano bigla na lang sumulpot tong bagong inline 4 400cc nila? But anyway, base sa nakapako, mad dude, eto po ay originally manufactured engine. Meaning, hindi po siya base sa reverse re-engineering engines na kalimitang gawain ng mga Chinese MC manufacturer. Lonsen, excuse me. Ngayon, as for sino ang gumawa? Ang gumawa po nito ay ang Summit Motor Corporation in China. For some context, malaking kumpanya sila na kilala sa pagkakaroon ng international quality control. But even still, alam natin na hindi madaling gumawa ng multi-cylinder engines from scratch, lalo na kung maliit pa ang displacement. So para maging solid ang pundasyon ng inline 4 natin, ang Summit Motor Corporation ay nagkaroon po ng pagsasanipwersa sa pagsagawa ng makina natin. From which, happens to be from a Taiwanese motorcycle company na kilala sa pangalang Kymco. Yes, dude! Meaning joint venture po yung research and development ng makina ni Call of 400 Double. And that is also why bakit may makikita kayong ZYKY branding sa makina. Kasi yan po yung pangalan ng high-end research and development branch ni Summit Corporation. I guess it's pretty much safe to say na possible na soon maglalabas din si Kymco ng inline 4 400cc. Yun nga lang, wala pa tayong idea sa magiging quality ng makina. And since fresh pa at hindi pa ito tumutungtong sa merkado, well, expect nyo na may mga sabit talaga yan. Siguro yan din yung mismong rason bakit hindi si Kymco ang unang sumabak dito. Ngayon, para sa tanong na sino ang magdadala ng motor sa Pinas, I think most likely syempre si Bristol pa rin. At base sa nakikita ko sa kanila, maganda yung relasyon nila sa supplier. Samahan mo pa ng pagkakaroon ng sariling trademark ni Colob sa Pinas. Kaya sa tingin ko, tuloy-tuloy lang talaga yung pagpasok ng mga units nila sa atin. Siguro ang magiging concern na lang natin dito besides sa reliability is yung pricing. Yep, may kamahalan ang naging presyo ni Bristol Assassin 400R, but abangan natin kung rebranding or actual brand na ang gagamitin nila. Which I'm hopeful na maski pa paano eh, mas gaganda at mareregulate pa nila ang pricing. Kasi 400cc na ito on papers, samahan mo pa ng existing trademark sa Pinas. So bawas paperworks na rin yun. Though as of this moment, wala pang official price ang Call of. But estimated price ko dito would be more or less than 400,000 pesos. At para naman sa possible release ng units sa Pinas, again, take notes mad dude, na by June of 2023 pa ang official releasing of units sa China. Pero ayon sa intel natin, is by December or first quarter of 2023 is meron ng ipapadalang test unit sa Pinas. Update ko kayo regarding sa balita kung kailan magkakaroon. But in the meantime, parinig naman ang opinion mo tungkol sa motor by commenting it down below. And as always, mad dude, thanks for watching at panoorin nyo itong iba pang videos natin. Then I'll see you on the next Chismes.